Ito pong coffee liqueur ay optional. Uulitin ko po mga kabahay, ito po ay optional. Pinakita ko lang po sa inyo na ito po yung sekreto ko. Kasi po ito po ay medyo may presyo din. Kokonti lang naman yung kailangan natin. Nakakasigurado naman po ako na kahit wala nito, masarap pa rin po yung crinkles na gagawin ninyo. Panghuli, ilagay na po natin ang flour. Haluin lang po natin mabuti. Pag wala na po kayo nakikita mga puti-puting harina, pwede na po yan. Ire-rest lang po natin ng mga 20 to 30 minutes. O kaya naman po pwede nyo hong ilagay muna sa ref para hindi po siya masyadong malagkit. Lagyan po natin ng shortening or oil yung ating pan para hindi po dumikit yung ating crinkles. Ito po ang ginagawa ko. Magtitimbang po muna ako ng isang 45 grams, pagkatapos ilalagay ko po sa parchment paper. Kasi ito pong parchment paper, hindi po dumidikit dito ang crinkles. Kasi ito pong crinkles, masyado po talaga itong malagkit. At saka po ako magtatakal na halos katulad or katumbas nung ating tinimbang kanina. Mamaya po, ipakikita ko po sa inyo yung overbake na crinkles kaysa dun sa tama lang ang pagkakaluto. Bago po natin ilagay sa powdered sugar, bibilugin po muna natin ito. Ayan mga kabahay, kita nyo po hindi po siya dumidikit sa parchment paper. Kasi ito po talaga ay malagkit at isa pa hindi po nagdudumi yung ating mga kamay. Napakalinis pong gawin. I-roll na po natin sa powdered sugar at ilagay na po sa pan. I-press lang po natin yung gitna para hindi po siya umusbong o umalsa habang binibake. At i-bake na po natin sa preheated oven na 350 degrees Fahrenheit ng 12 to 15 minutes. After po ma-bake o mailabas sa oven, i-press po uli natin yung gitna kasi medyo umalsa po yung gitna niya habang niluluto. Para naman po sa chocolate ganache, 100 grams of chocolate lang po ang kailangan ko at saka mga 3 tablespoons siguro nitong evaporated milk. Magpakulo lang po tayo ng tubig. After ho nakumulo, patayin po natin yung apoy at ilagay po natin sa ibabaw yung chocolate at intayin lang po natin mag-melt. Maglagay lang po tayo ng 1 tablespoon na butter. Sa chocolate ganache po, depende na po yan sa gusto nyo. Kung gusto nyo po ay medyo malabnaw o runny yung ating chocolate ganache, pwede ho kayong mag-add ng milk pero para po sa akin yung 3 tablespoon, tamang-tama lang po ito. Sa recipe po na ito, nakagawa po ako ng 60 pieces sa timbang po na 45 grams ang bawat isa. Ang puhunan ko po dito kung kukwentahin ko, nasa 250. Hindi pa po kasama electricity at yung pagod ko. Isama na po natin, gawin na po natin 300. So, ibig sabihin po sa 60 pieces, lalabas lang po ito ng 5 pesos isa. Ito po yung 12 to 15 minutes ko lang niluto. Tamang-tama lang po yung pagkakaluto niya. Ayan. Wow, kita nyo po, ang ganda ho ng pagkaka-moist ng ating crinkles. Ito po yung saktong-sakto sa oras at tamang-tama lang po yung pagkakaluto. Ito po yung isa, sinadya ko po itong i-overbake para maipakita ko po sa inyo. Medyo malaki po ito kaysa dun sa isa pero matigas po yan. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan, matigas po at saka kitang-kita nyo naman yung pagkakaiba, tinapay ho ang kinalabasan. Hindi po moist, dry po yung pagkatinapay niya. Unlike po dito sa isa, kitang-kita nyo magkaiba po, moist ho itong isa, ito ho ay dry. Magandang araw po mga kabahay, ipakikita ko po sa inyo yung lava crinkles na ginawa ko kahapon. Kasi ako po, pag ako po yung nag-bake, gusto ko po kasi yung kinabukasan ko kakainin kasi medyo umay-umay pa ho eh, diba pag tayo yung mismong nag-bake. Eto na lang po yung natitira kinain na ho ng mga anak ko, eto ipakita ko po sa inyo. Ayan siya, ganun pa rin naman po ang ano niya, ang pagka-moist niya, ganun pa rin. Ayan, kagating ko po. Ang sarap. Kita nyo po. Pasensya na po yung bakas ng ngipin ko. Kita na rin. Kita nyo po yung pagka-moist. Napakaganda. Ganun pa rin. Kitang-kita nyo po. Kasi ang crinkles po, dapat po talaga moist. Huwag nyo pong i-overbake.
Kasi po, hindi na po masarap, tinapay na po ang kalalabasan. Ayan po, 60 pieces po ang nagawa ko dito. So, ibig sabihin po, 5 pesos po ang kalalabasan ng bawat isa. Pwede ko po siya ibenta ng 15 pesos isa. Parang ganito po, itong box na ito, 9 pieces po ang laman. 9 times 15, 135. Saka ko lang po isasama yung presyo ng box na 16 pesos. Plus po yung paper cup, mura lang naman po yan, mga 3 pesos. Papatak po ng 154, pagpalagay na po natin na 160. Yung 160 na po yun, mura pa po yun. Kung sa akin po, mura pa rin po yun. Pwede ko po siyang ibenta ng 160 to 180. Tayo po kasi magkakaiba ng lugar, magkakaiba po ng gamit. Kaya po, depende po sa ating ginagamit ang pagpepresyo. Pero sa akin po, napakamura pa rin po nung 160 na yon. Para po dito sa Lava Crinkles sa talaga napakasarap. Ito po mabenta sa akin kasi sabi ho ng aking mga customer, wala naman hong basta-basta gumagawa nito at wala naman silang basta nabibilhan kahit saan tindahan. Kaya ho, ito yung lagi nilang nire-request sa akin at hindi ho sila nauumay kasi hindi po ito ganong katamis. Ayan mga kabahay, sana po may natutunan na naman po kayo sa akin dito po sa aking video. Marami salamat po. Mga kabahay, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat po.